Yun ang tinuro ni PRRD sa amin. Ang sabi niya sa amin, kapag ka ikaw ay sumali sa gobyerno, ito yung time na mag-oath-taking kami, hindi ka yayayaman financially. Pero the psychic rewards will be plenty. At saka talagang nag-deliver si President. Talagang totoong napakasarap magsilbi sa Pangulong ganyan. Naintindihan ko na kung bakit ang press freedom ay dapat wala na at kung bakit hindi tayo pwedeng magsalita at bakit tayo pinatatahimik. At yon ay dahil ang dami pala nilang gagawing bulok. No, talaga palang lilimasin nila ang kaban ng bayan. May budget tayo. Di ba? May budget tayo. Ang naging budget natin, 5.8 trillion. Pero ang nilagdaan lang ng President Marcos ay 5 billion lang. Tapos dinagdagan ng Kongreso at Senado, yung BICAM Committee, ng 800 billion na unprogrammed funds. Ano yung unprogrammed funds? Saan yun? Ano yun? Anong hayop yan? Napakaganda ng Japan. No? Talagang ganda-ganda. At napakasarap na pwede tayong mag-assemble peacefully. Na pwede tayong magsabi ngayon ng saloobin. Yeah, walang gurgur. At lahat ng pwede kong sabihin ngayon kasi hindi na ganon ang Pilipinas ngayon. Yun ang malungkot. Natutuwa ako na pumunta ako dito. Wala ako nakita mga truck na pinagtatakpan yung... kasi ganun yung nangyari sa Dumaguete, sa Cebu. Ganun yung nangyari, no? Kahit na yung pambabastos nila sa Pilipino. So, at saka siguro hindi naman lingid sa kaalaman ninyo yung nangyari sa amin nila Eric, no? Na nung nagtanong si Eric sa Laban Kasama ang Bayan, Tambaloslos, totoo ba na 1.8 billion ang travel expenses mo? No, isang opisina 'yon, hindi buong ano 'yon, ha? Hindi buong kongreso 'yon. At ang nangyari doon, na-detain kami illegally. No, so malungkot, yeah. Pero at kay kami ay kayo din, mahal na mahal ko talaga kayo. So yun yung malungkot na nangyayari sa Pilipinas ngayon, na yung binigyan natin ng tiwala, mali pala tayo. Ang Marcos pala ay Marcos. Ang Marcos pala, nagkamali tayo ng pagbigay, may malaking pagbabago. Kasi ang sinabi niya, ang pre-namis niya, continuity pala nung sinimulan nung tatay niya na pagkapasista, pagkamagnanakaw, pagkagahaman sa kapangyarihan. Yan ang nangyayari ngayon na umaabot sa punto na yung pinakasagrado sa atin, ang saligang batas, ay sinasalig na ni Bongbong Marcos. Hindi na, alam niyo naman ang Pilipino, hindi tayo pwedeng patahimikin. No, ako buong buhay ko, sige ako, dadal sa UP ako, wala akong kung ano nararamdaman ko, kung ano nasa isip ko, nagsasalita ako. Pero dito ko lang naramdaman, nag-college ako nung panahon ng tatay ni Bongbong Marcos, sumasali ako sa rally, etc. Pero walang gumalaw sa akin. Pero under Bongbong Marcos ko naramdaman ang panggigipit ng gobyerno, dito ko naramdaman. At meron ba kayong narinig na Philippine press na ganito katahimik? Wala. Ngayon lang ito nangyayari na ganito katahimik. At ano ang ginawa ni Bongbong Marcos sa press freedom? Wala na. Bayad. Bayad sila o natatakot sila. Totoo ang takot na nararamdaman. Yung ginawa sa amin sa SMNI, kami ni Eric, paspasimula pa lang yon. At ang message doon, pag kayo ay nagtanong, kayo ay naglakas doob tanungin kung saan dinala ang pera ng Pilipino, ganito ang mangyayari sa inyo. At ano ang nangyari sa SMNI? Sinuspend ang operations namin ng NTC. Nung panahon ni PRRD, yung NTC katrabaho ko, hindi yan ganyan. But under this president, bawat galawin niya, bulok ang nangyari. Lahat nabubulok, buong gobyerno, bulok. Nung panahon ni PRRD, a week after he won, tinanong niya ako kung gusto ko magtrabaho sa kanya. It took me 8 months to say yes kasi
ang tatay ko ay isang public servant at alam ko ang ibig sabihin noon. Ang trabaho sa gobyerno, ibig sabihin responsibilidad. Meron kang aakuhin. At yun ang naintindihan ko at yun ang tinuro ni PRRD sa amin. Ang sabi niya sa amin, kapag ka ikaw ay sumali sa gobyerno, ito yung time na mag-oath-taking kami, hindi ka yayayaman financially. Pero the psychic rewards will be plenty. At saka talagang nag-deliver si President. Talagang totoong napakasarap magsilbi sa Pangulong ganyan. Napakasarap. Duterte! 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 Alam mo kayo, pinapahirap niya yung buhay namin. Kasi ginaayaw namin gawing Marcos versus Duterte. Kasi hindi naman talaga, di ba? Ang totoong ng issue dito ay yung tinatawag natin, transparency, accountability, peace and security. Transparency, ano ang ginawa ninyo doon sa 800, ano ang gagawin nyo dyan sa 800 billion na nilagay ninyo on top of the 5 trillion na budget ng President, no, na siya lang ang nag-sign at siya lang ang pwedeng ma-release sa kanya. Kung narinig ninyo yung lecture ni ES Vic Rodriguez, pinag-uusapan niya ito. No, walang accountability, hindi pwedeng, kasi so may budget tayo, di ba? May budget tayo. Ang naging budget natin, 5.8 trillion. Pero ang nilagdaan lang ng President Marcos ay 5 billion lang. Tapos dinagdagan ng Kongreso at Senado, yung BICAM Committee, ng 800 billion na unprogrammed funds. Ano yung unprogrammed funds? Saan yun? Ano yun? Anong hayop yan? Diba? Anong hayop yan? Anong animal yan? E nung time namin sa gobyerno, nung panahon namin ni PRRD, kahit yung toll ticket ko sa expressway, idinidikit ko yon pag ako ay nagre-report kung saan ko ginamit ang pera ng bayan kasi alam ko paulit-ulit dinikdik sa amin ni President Duterte, hindi yan natin pera-pera ng taong bayan yan. At kapag ka kami ay kumakain noon, halos araw-araw sasabihin ni President Duterte, ito lang ang pagkain natin. Piniritong isda, meron tayong miswa, meron tayong dessert, meron tayong kanin, meron tayong sabaw. Okay na yan. Bakit? Kasi hindi natin pera yan, pera ng taong bayan yan. Isa pa, true story, kapag kagami sa Malacanang nagtatrabaho hanggang gabi, nakakatakot doon kasi may mga multo doon. PRRD, ayaw niya naka-on ang aircon at sarado ng ilaw kasi nakakahiya, hindi natin pera yan, pera ng taong bayan yan. So, ito mga nandito ngayon, ano yung accountability, ano yung transparency, wala silang kapasidad mahiya sa Pilipino, hindi sila nahihiya. Yes, party every day. Yes. Ngayon na all-time high under this Marcos administration, pinakamataas ang hunger rate. Nagugutom na ang ating mga kababayan. Ang bigas noon nung kami ay bumaba si PRRD, 29-30 pesos isang kilo. Ngayon pumapalo na siya sa 70-80. May 90 pa, may 120 pa. Pero araw-araw nagpa-party halos. Merong fashion show the other day, no? May fireworks. Yung fireworks ay worth millions. At ang nakapaligid sa Malacanang, kung alam nyo yan, ay slum area yan. So anong ibig sabihin nun? Hindi nahihiya ang mga ito sa mga mahihirap nating kapatid. So kung pinag-uusapan ko si PRRD dito, hindi ko sinasabi na ito ay away Marcos Duterte kasi hindi totoo yon. Ang sinasabi ko lang, at saka si PRRD, pagod na siya, hindi na siya tatakbo. So pag isinusulong namin ito, kasi meron kaming sinimulan, at yun yung sinimulan namin ay isang gobyerno na malinis, na simple ang pamumuhay ng mga officials. Siyempre hindi 100%, pero papunta na tayo doon noon. At sinabi niya ni Bongbong Marcos, continuity daw, di ba? Anong continuity? Continuity pala nung pagnanakaw ng tatay niya. At saka ano pala yung Uniteam? Uniteam pala niya dun sa mga CPP na nakapag-alyado pa sila at lumakas pa ulit. Nung binigay na namin sa kanya ang CPP, patay na halos. Gaganyanin na lang niya.
matatapos na sila sa bangin. Pero anong ginawa ni Martin Romualdez? Billions ang binibigay sa CPP-NPA, NDF. At ngayon ay bumabangon. Ano ibig sabihin ninyo? Mga taga-probinsya kayo, ano ibig sabihin ninyon? Ang pinakamahihirap nating kapatid, hindi lang nagugutom, hindi lang pinahihirapan, tinatakot pa. They have to live with terrorism every day of their lives. May nagpapatayan, papatayin sa harap nila. Ganon ang ibig sabihin nun. At magugutom sila. So, hindi natin, para sa akin ha, ang bakit tayo nandito ngayon, kung saan-saan tayo nanggaling, mga malalayong prefectures, at kami galing pa kami sa Pilipinas, we stand on our common ground of love for country. Nandito tayo para dyan. Merwin! Yeah? Yes. At ang nakikita namin ngayon, napakalakas ng boses ng overseas Filipinos. Yeah. Kayo ang puwersa ng Pilipinas ngayon at ako'y nagpapasalamat na kahit na napakaganda na ng mga buhay nyo dito, hindi nyo kami nakakalimutan. Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Thank you. So, sorry talaga. Sorry. So, napaka liwanag ng nararamdaman natin yung pagmamahal sa ating bayan at sa mga anak natin. At bago man lang tayo mamatay, makita natin na maayos na ang Pilipinas. Diba? Yes. So, pero anong ginagawa nitong Bongbong Marcos na ito, itong administrasyon na ito, itinadala pa tayo sa bingit ng gera. Diba? At hindi niya sinasagot yung kahirapan, yung kagutuman, yung pagtaas ng presyo ng kuryente, tubig, lahat, no? Hindi niya. Correct. Sa pa yun. Ayaw niya magpa-drug test. Bakit kailangan pa ba niya magpa-drug test para malaman niyo kung bangag siya o hindi? Alam na natin. Alam mo, ang malalagot nito ako. Okay lang. Walang natatakot dito. Okay? So, ang ginagawa pati niya, kung sino yung mga local officials na hindi sumunod sa kanila, ay sinususpend. Grabe. Grabe talaga itong ginawa nitong administrasyon na ito. At alam na natin kung saan ito papunta. Papunta ito sa elections, yung People's Initiative, at papalitan ng konstitusyon para ma-extend yung termino nila. Yan ang playbook nitong mga ito, no? No way. Yeah. Yeah. No to cha-cha. Yeah. Pero si PRD hindi natatakbo yun, ha. So, pero tinatanong ko si PRD, sir, bakit pa ba kayo lumalaban ng ganito? Pwede kasi tumahimik na lang kayo at pwede namang para hindi kanila guluhin, 'di ba? Ang sabi niya, kasi wala nang dissent ngayon, parang wala nang opposition at hindi pwede 'yon sa isang demokrasya. No, so lalaban tayo para sa ating mga anak. So 'yun yung napakahalaga dito. So yeah. Ang Diyos, bayan, hindi magagapi. Ang Diyos, ang bayan, hindi magagapi. Ang Diyos, ang bayan, hindi magagapi. Ang Diyos, ang bayan, hindi magagapi. Itong mga nakikita natin ngayon, nakita ko na to kasi martial law baby ako. No, 10 years old ako no na-declare ang martial law. Pero napakabuti ng Diyos sa atin kasi umuulit-ulit. Umuulit, nakikita natin ngayon, pare-pareho yung mga pangalan. No? President Ferdinand Marcos, Romualdez, mga Araneta, mga oligarkyo, umulit, no? So, ang sinasabi para sa akin, ang ibig sabihin nito,
binibigyan tayo ng pagkakataon, no? Na will it take 20 years again before ninyo aayusin ito? So kaya tayo nandito ngayon. Inaayos natin ito ngayon, no? Ang tawag dito ay napakahalaga na nandito kayo. Kasi kayo talaga yung pwersa dito, nalilito ako sa inyo. Ang dami sigawan. No more. Exactly. Very good. Did you hear what she said? Ang sinabi niya, no, hindi na ito aabot, hindi na tayo papayag. Talagang hindi, walang pumapayag dito. No, si Attorney Glenn Chong, hinaharas siya. Pag nagsalita siya, meron na siyang disbarment, no? Kahit si Attorney Vic Rodriguez, kahit si Secretary Harry Roque, kahit ako, hinaharas ako paulit-ulit. Pag bumababa na ako sa Manila, meron nang sumusunod-sunod sa akin, tinatakot kami, no? Pero wala na tatakot dito, no? Yes. Laban! Laban! Kasama ang bayan! Laban! Kasama ang bayan! Laban! Kasama ang bayan! Laban! Kasama ang bayan! So, naintindihan ko na ngayon kung bakit kailangan bayaran nila ang press, kung bakit kailangan ng SMNI ay patahimikin. Naintindihan ko na kung bakit ang press freedom ay dapat wala na at kung bakit hindi tayo pwedeng magsalita at bakit tayo pinatatahimik. At yon ay dahil ang dami pala nilang gagawing bulok. No, talaga palang lilimasin nila ang kaban ng bayan. First quarter pa lang, 80%, 81% na ng budget ay wala na, na-release na. Ang ibig sabihin nun, red flag yon. Neon sign yun, parang halos sinasabi na sa mukha natin, ninanakawan na namin kayo. Parang yung PCSO, parang ganon. Parang yung sa 90 billion na hinihingi sa PhilHealth, harapan garapalan. Ito pala kung bakit kailangang patahimikin ang press at kung bakit tayo tinatakot na matatanggal ang mga lisensya natin bilang abogado, bilang doktor, at bakit kailangan pwede tayong tatakutin tayo na tayo ay papatayin. So pwedeng mangyari sa amin yon, pero sasabihin ko sa inyo ngayon, maliwanag, tumatayo kami dito at walang natatakot. No? Iniyakap na namin ang buhay namin dito. Kinasal na kami sa bayan namin, walang natatakot dito. So kami nagpapasalamat na napakahalaga na kayo ay nandito at hindi nila pwedeng itong gawin. Pwede niyong tusok-tusukin sa mata, si Tambi. Pwede ganon. Pwede, kasi sa Pilipinas, hindi nila, sasabihin ko sana hindi nila papayagan. Pero malaya tayo. Hindi natin kailangan humingi ng permiso. Pero susubukan nila at gagamitin nila lahat ng makakaya nila. Eh marami yon kasi gobyerno ito, di ba? Pero ang natutunan ko, na gusto kong i-share sa inyo, no, na ang tunay na kapangyarihan dito ay ang taong bayan, na tunay na nagmamahal sa bayan. Napatunayan namin yon sa NTF-ELCAC under PRRD nung napadapa natin tayong lahat dito, ang CPP, NPA, NDF. Hindi namin kaya yon, nawala ang taong bayan. Kaya si PRRD mismo nagsabi, whole of government. Dapat kasama natin ang taong bayan dito. At ang dalawa lang na sikreto dito ay good governance. Magsilbi tayo sa bayan na maayos para ang tao ay magtiwala sa atin at tayo ay lalaban ng sabay. Pero sila, itong mga ito, alam lang nila ayuda. Alam lang nila pera. Because mga matatagal na politiko na ito, mga pamilya nila, hindi nila natutunan paano magsilbi sa taong bayan. Ang alam lang nila magpamudmud ng pera. Sa tagal nila sa serbisyo, sa tagal nila sa gobyerno, hindi nila natutunan kung paano mag-build ng kalsada. Nakapunta na ba kayo sa Tacloban? The summer late, di ba? Napakasama ng kondisyon dyan. So, nakita natin yon. Hindi sila marunong magsilbi sa bayan. Na alam ni PRRD kung paano at saka yung mga former na officials. So, anyway, in closing, may I just say that I'm so grateful to have sat with you, to have, and hindi pa naman tapos, pwede pa tayo mag-usap. Maraming salamat.
Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Pwede bang ano? Pwede ko bang hingiin na ding? Pwede ba? Yung kumanta tayo? Pwede ba? Pwede bang kumanta tayo? Nang ano? Kasi ano, marami akong pwedeng sabihin, writer ako, 'di ba? So, but there are times when you need to stop talking and take that silence and most of all to sing, kasi what is in our hearts is in a song. Okay, so maraming salamat. Wag itong mga nakaluklok sa pwesto na mga abusado, gusto nila lang paniwalain sa atin ang kasinungalingan na sila ang totoong may kapangyarihan. Hindi totoo 'yon. Ibinigay natin yon at tayo lang ang pwedeng kumuha sa kanila noon. So maraming salamat mula sa ating mga kababayan sa Pilipinas na iisa tayo kahit nasaan tayo sa mundo. Okay. Can we sing? Yeah. We love you. I love you so much. Yeah. Okay. Sino magaling kumanta? Hindi ka dito, sir. Pilipinas kong mahal. Ko'y ibibigay lumang na lagi kang paglingkuran ang